I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayun, mayroon tayong upload videos. Nako, eto naman tayo ngayon mga beso. Ano po ang kapalagayan nyo, no? Dito sa statement ni Sara Duterte. 101, suportado niya si Apostol Kibuloy. Kahit ito, alam ng lahat, sa Amerika pa ang kaso niya, matibay ang ebidensya. Ngunit, kinakampihan pa rin, sinuportan pa rin ni Sara Duterte, mga kababayan, ang isang sex offenders, human trafficking, smuggling, di ba? Oh, saan ka makakita ng isang mambabatas na na mataas ang posisyon niya sa gobyerno na kinakampihan ang isang taong akusado? Saan kayo makikita ang ganitong klaseng tao? Ito ba'y tama yung ginagawa ni Madam Sara Duterte? Alam niya nalabag sa labatas yung mga ginagawa ni Pastor Kibuloy, yung mga kaso laban sa kanya. Saan ka makakita na isang mambabatas na parang ang palabas ni Madam Sara na walang pagkakasala si Pastor Kibuloy? Biro nyo yun. Nabanggit niya pa ang SM9. Alam po natin, maraming paglabag ang SM9. Pero kay Madam Sara, parang ang dating, walang pagkakamali. Walang pagkakasala. Walang violation. Pagdating naman sa mga akusa kay Pastor Kibuloy sa human trafficking, sex offender, mga child abuse, parang ang dating kay Madam Sara, walang pagkakasala. Di kayo naloka. Tapos sasabihin nyo, gawin yung pangulo. Nakao, delikado ang Pilipinas. Delikado, guys. Una-una, Western Philippines, sa Ayungin Shoal, delikado po yan. Lalong tatalon ang China pag yan ang nagiging pangulo. Siyempre, malaya na naman silang maglalayag dyan. Diba? Baka mamaya, lahat ng Islam, mawala na sa atin. At pangalawa, baka mamaya, magiging presidente ito. Lahat ng akusado na kaibigan niya, absuelto, pabor, libre. Kasi yan, si Pastor Kibuloy, libre yan nung dating si Pangulong Duterte ang naging pangulo. Hindi na uungkat ang kaso niya. Kasi nga, best friend niya ang pangulo . Pero pues, hindi pwede ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. umiiral ang batas sapagkat ang pangulo ng Pilipinas ngayon ay sumusunod din sa batas. No one is above the law, Madam Sara Duterte. Pag nagkasala, dapat magkasala yan. Haharapin niya. Pag napatunayan, dapat makulong. Di ba? Wala naman masama, mga kababayan, kung didinggin dyan sa kongreso. Ano sabi ng isang kongresman? Tatanungin lang naman si Pastor Kibuloy . Hindi naman siya kakasuhin. Sasagutin lang naman niya kung anong mga tanong. Yun lang naman, mga kababayan. Ano ba ang kongreso? Ano ba ang papel ng kongreso sa mga media network? Sige nga. Sagutin nyo. Alam nyo yan . Ano naman ang problema mo sa Senado kung didinggin niyang kaso ni Pastor Kibuloy? Hindi naman siya kakasuhan kaagad. Tatanungin lang ang mga aligasyon laban sa kanya. Kayo naman. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, si Madam Sara, maraming nadidismaya dito . Yung mga hindi supporters ng Duterte, maraming dismaya. Nadismaya sa kanya. Alalahanin nyo, majority ng mamamayang Pilipino, anti-China. Tapos yung mga rally nila dyan, sa Aliwasang Bonifacio, anak ng kwago, mga kababayan, puro mura, puro pambabatikos, pambabastos sa Pangulo ng Pilipinas. Lalo na sa First Lady, ginawa ni Glenn Chong, minura niya si First Lady Lisa Marcos. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, ginamit niya pa ang Biblia, baliktad madam, kayo po ang mag-aani niyan sa sinasabi mo. Sinabi mo sa Biblia, ginamit mo pa ang salita ng Panginoon. Sa inyo po mapupunta yan, madam, kasi pambabalahura, pambabasto sa Pangulong Marcos Jr., sa mga kapatid mo, sa ama mo. Tandaan mo po yan.
mamalasin ka. Ha? Mamalasin ka talaga. Hindi kayo kakatigan o ibibless ng Panginoon dahil saksakan ng sama ng ugali ng mga alipuris mo, mga kaalyado mo. Oh, di ba? Hindi mo nakikita yung madam, yung pambabalahura, pambabastos ng mga kapatid mo at ang ama mo at ang mga alipuris mo dyan sa Aliwasang Bonifacio, mga taga-supporters mo, hindi mo nakikita yun? Huwag mong gagamitin ng Biblia dahil hindi mo alam kung ano ang nilalaman yun o kung para saan yun. Eh alam mo naman si Pangulong Marcos Jr., hindi marunong umisba. Ang ganda nga ng pakikitungo niya sa iyo eh. Tapos ganyan ang isusukli mo. Anong klaseng tao ka? Ha? Oh, 'di ba? Hindi ka true friend, ika nga. Ay nako. But anyway, mga kababayan, ito ang sinasabi dito oh. Congrats madam, you just sided with an accused sex offender. Ayan, nako. Patay tayo dai. Sabi po dito, basahin po natin, no? Sabi ng The World Tonight. Congrats, ma'am. You just sided with an accused sex offender. Congrats, ma'am. You just sided with an accused sex offender and human trafficker and FBI wanted person. What a way for you to mark this year's Women's Month. But are we surprised? No, ano nga yung kasabihan? Birds of the same feather flocking together. Oh, dinugtungan ko pa guys. Sinabi ng anak bayan Partilis. Aba, may tama dito ang anak Partilis ah. Anak bayan Partilis. So yan mga babayan, ano po ang masasabi nyo? Sa pagsuporta ni BP Sara kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan, hindi masama ang sumuporta sa isang tao. Kung alam mo naman ito, malinis ang kanyang ginagawa. Diba? Pero dahil sa malakas ang bibidensya laban kay Pastor Kibuloy, bakit kailangan mo suportahan nito instead na kausapin mo si Pastor Kibuloy na humarap? Sana magiging ano ito, good role model si Sara Duterte, pero hindi guys. Sorry to sa mga DDS. Hindi nyo pwede gawing pangulo ito. Dahil kami, majority ng mamayang Pilipino, gagawin namin lahat para hindi makakaupo ito sa Malacanang. That's all. So, ayun guys, panoorin nyo itong sinabi niya, yung kanyang speech. Ginamit niya pa ang salita ng Panginoon. Tingnan nyo yung salita ng Panginoon kung saan nababagay ito or nararapat ito. Sa kanila ba o sa gobyerno? Kayo na po ang bahalang humusga. See you guys on my next upload video. Eto na. Ang kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandrahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo.